Tiyak ang mga kautusan, February 1. Ang mga gawa ng kanyang mga kamay ay matuwid at makatarungan. Ang lahat niyang mga tuntunin ay mapagkakatiwalaan. Ang mga iyon ay itinatag magpakailanman. Ang mga iyon ay ginagawa sa katapatan at katwiran. Awit, Kabanata 111, Talata 7 at 8. Nagkaroon si Adan at si Eva sa kanilang pagkakalalang ng kaalaman tungkol sa batas ng Diyos. Nasusulat ito sa kanilang mga puso at nauunawaan nila ang mga pangangailangan nito. Nananatili na ang batas ng Diyos bago pa man nilalang ang sangkatauhan. Nakasang-ayon ito sa kalagayan ng mga banal na nilalang. Pinamamahalaan nito maging ang mga anghel. Pagkatapos ng pagkahulog sa kasalanan, hindi na bago ang prinsipyo ng katwiran. Walang tinanggal sa batas. Wala ni isa sa mga banal na kautusan nito ang maaaring pagbutihin pa. At dahil nananatili ito, mula pa noong pasimula, gayon din ito magpapatuloy hanggang sa walang hanggang kapanahunan. Ang tungkulin nating sumunod sa kautusang ito ay dapat maging pasanin ng huling mensahe ng kahabagan para sa sanlibutan. Hindi isang bagong bagay ang batas ng Diyos. Hindi ito kabanalang ginawa, kundi kabanalang ipinakilala. Talaan ito ng mga prinsipyo nagpapahayag ng kahabagan, kabutihan at pag-ibig. Inihaharap nito sa mga nagkasalang sangkatauhan ang karakter ng Diyos at inihahayag na malinaw ang buong tungkulin ng tao. Dahil pugalan ng pamahalaan ng Diyos ang batas ng pag-ibig, nakasalalay ang kaligayahan ng lahat ng nilalang na may karunungan sa kanilang ganap na pagsang-ayon sa mga dakilang prinsipyo ng katwiran. Hinihingi ng Diyos mula sa lahat ng kanyang mga nilalang ang paglilingkod ng pag-ibig. Paglilingkod na nagmumula sa pagkilala sa kanyang karakter. Hindi siya nalulugod sa sapilitang pagsunod at nagbibigay siya sa lahat ng kalayaan ng kalooban upang magbigay sila sa kanya ng malayang paglilingkod. Ang lahat niya mga tuntunin ay mapagkakatiwalaan. Anuman ang nakatayo sa kapangyarihan ng tao ay nawawala. Ngunit, mananatili magpakailanman iyong itinayo sa bato ng hindi matitinag na salita ng Diyos. Ang mga banal na kautusan na kinamuhian ni Satanas at pinagsikapang sirain ay pararangalan sa buong sansinukob ng mga hindi nagkasala. Mga anak na lalaki at babae ng Diyos, tayo ay tumatalima sa kautusan ng pag-ibig ng Ama.